Hello mga sir, sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-bridge mode ng PLDT modem HG8145V5 sa Mikrotik router. Ito yung current configuration ko sa Mikrotik. Sa firewall NAT, mayroong source NAT masquerade. Sa IP address ay naka-static IP ang Ether 1. Sa route, nakaset yung default route sa gateway ng PLDT. Sa pag-login sa gateway ni PLDT, make sure nakuha mo na yung super admin niya dahil importante ito sa pag-configure ng bridge mode. After mo mag-login, click mo yung LAN. Enable mo yung mga LAN ports kung di mo pa na-enable. Katapos nun, i-click yung DHCP server at i-disable yung mga naka-check. Then, punta sa status 1 information. At i-click yung TR069 internet. Kopyahin yung 1 MAC address at VLAN ID. Importante na kopyahin ang mga ito para kung sakali kung gusto mo malaman kung ano yung original na WAN settings, titingnan mo na lang sa text na nakasave. Pagkatapos nun, i-click yung WAN. Then, TR069 Internet. Disable yung WAN na naka-enable. Pwede mo din yan screenshot. Click ulit yung WAN configuration at maggawa ng bagong WAN configuration. Yung protocol na pwede mo piliin ay IPv4 at IPv6. Yung WAN mode niya is set mo natin sa Route 1. Yung service type ay Internet. Sa VLAN ID, kung ano yung meron doon sa binakup mo kanina ay kopyahin mo kung anong numero mayroon doon. Importante na mag-match yung VLAN ID sa VLAN sa OLT side. Sa binding options, iset mo sa LAN 1 at yung MTU niya iset mo sa 1500. Rest of the settings ay okay na at i-click yung apply. Pagkatapos nun, balik ulit tayo sa status 1 information. Then, i-click yung bagong nagawa na 1 settings which is yung internet. Kopyahin yung 1 MAC address dahil magagamit natin yan mamaya sa Mikrotik. Balik ulit sa 1 configuration. Yung ginawa natin kanina na 1 configuration ay siset natin yung 1 mode niya as Bridge 1. Balik ulit tayo sa status 1 information. Check natin kung nawala ba yung MAC address niya. Kapag nawala yung MAC address niya, it means naka-bridge na siya sa Mikrotik. Katapos nun, log out na tayo dahil papaganahin na natin yung internet sa Mikrotik. Una, hindi ka pa nakagawa ng source NAT, gawa ka muna ng source NAT na naka-point sa out interface sa Ether 1. Then, action masquerade. Delete yung static na nakaset sa Ether 1. Delete din yung default route na nakaset sa routing table. Ang susunod natin na gagawin, i-clone natin yung MAC address na kopya natin kanina patungo sa Ether 1 interface ni Mikrotik. Yung MAC address na i-clone natin ay galing sa bagong gawa natin na 1 config sa modem ni PLDT. Yung pinapakita ko sa notepad na command ay ilalagay natin yan sa command line interface ni Mikrotik, which is ang function niya ay change na yung current MAC address sa Ether 1 interface. Yung PLDT ay pangalan niya ng interface sa akin. Then yung MAC address ay ipipaste lang sa MAC address equal. Pagkatapos mo mag-type ng command para mag-fit sa yung need, ang susunod na gagawin ay i-click yung new terminal. Then ipipaste mo yung nagawa mong command sa command line interface ni Mikrotik. Para ma-check kung na-apply ba talaga, punta ka sa interface, then click mo yung interface na Ether 1. Tapos nun, gawa ka ng bagong DHCP client. Yung default route is naka yes. Uncheck yung DNS at NTP. Sa advanced tab, burahin yung other options. At yung client ID lang dapat natitira. Then, apply at enable. Katapos nun, may net ka na. Para ma-sure, try natin mag-ping sa Google. Yun lang po lahat at maraming salamat sa panonood ng first tutorial ko.